Hello mga kakabsat! Ako nga pala si Lita, caretaker dito sa Taiwan. Sa mga bago at matagal na dito sa Taiwan, alam ko relate kayo dito. Sa mga nagbabalak pumunta dito sa Taiwan para maging caretaker, dapat malakas ang loob at sikmura nyo. Dahil mas madalas, ospital ang pasyalan nyo. Kung hindi check up, admit ang alaga nyo. Kagandahan dito, may mga bago kayong makikilala. Siya nga pala ay isang Pilipina, taga Leyte, na nag-aaral dito sa Taiwan bilang isang caregiver. Naka-assign siya para tulungan ako. Ngayon ko lang nalaman na may mga Pilipino pala na nag-training dito sa ospital ng Taiwan. At ilang buwan na lang gagraduate na sila. Hangang-hanga nga ako sa kanila dahil dito sila nag-aral. Marunong sila magbasa at magsulat ng Chinese. Pagka-graduate nila, dito na rin sila magtatrabaho. At kapag tapos na sila, o sa tuwing wala na silang ginagawa, dito sila pumupunta sa akin para makipagkwentuhan saglit. Sinishare nila ang bawat experience nila sa mga naka-assign sa kanila. Masaya ako at may mga bagong kakilala. Ang saya nila kakwentuhan, natutuwa ako sa kanila. Bawat isa sa kanila may mga pangarap. But the reality, people come, people go. At dahil pag nakalabas na kami dito, hindi ko sigurado kung magkikita pa uli kami. Dito sa ospital, pagod, lungkot, puyat ang kalaban mo dito. At higit sa lahat, matapang o malakas ang sikmura mo dito, hindi pwede ang arte-arte. Kung nagbabalak kang maging caretaker dito sa Taiwan, dapat maging multitasking ka. At huwag mong kalimutan magbaon ng mahabang-mahabang pasensya. At dapat flexible ka sa lahat ng bagay. Habang ine-edit ko ito, nakauwi na kami ng lola. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kababayan ko. Naway, matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Salamat! Kagaya nga ng sinabi ko, dapat multitasking ka at flexible. Habang natutulog ang lola, kailangan ko ng kumain para may pambawi sa pagod at puyat. Hanggang sa muli mga kakabsat, maraming salamat. Take care and God bless!